ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Very rare ang isang First Lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. And when you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the Vice President who was elected? Sinabi nga ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, nakarapatan naman ni First Lady Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ngunit pagpapaliwanag ni VP Sara Duterte na walang kinalaman nga ito sa mandato niya bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dagdag niya na mas pipiliin niyang tumuon sa kanyang trabaho kaysa damdamin ng unang ginang laban sa kanya. Sinabi pa ni VP Sara, nakakausapin niya ng pribado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga susunod na hakbang. Dahil binigyang diin niya sa kanyang pahayag ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng bansa, tulad ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin at ang pagliit ng supply ng tubig at kuryente, maging ang paglaganap ng ilegal na droga, insurehensya, kriminalidad at terorismo. Kaya muling binigyang diin ni VP Sara Duterte na unahin muna ang Pilipinas bago ang ganitong mga issue. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Bad shot yan sa akin. Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, ano na, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Kailangan ba ng protection ba? Or, hindi ko lang alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh. Pumunta ka. Ito yata yung sa rally ng mga ginawa namin dyan sa Liwasan. And, sabi niya, pang lima, kinumpara pa kay Lenny Robredo. Even Lenny never did that. Ano ang nakikita mo? Though, hindi pa natin na nakikita yung buong konteksto talaga kasi hindi pa na-release yata yung buong interview. Pero dito sa, ma'am, teaser na ito, ma'am, anong nakikita mo? Alam mo, Agbar, hindi ko alam kung saan patungo itong teaser na ito eh. Unang-una, very rare ang isang First Lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo, ang asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang, sino ka to say that to the vice president who was elected? And then sinabi niya, the president has been helping you.
Again, ang tanong ko, seriously, pwede niya mapatigil lahat eh, no? Tigil yan! Itigil yung confidential fund, itigil yung pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil eh. Ba't inalaw nila si Speaker? Mm. Ha? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Mm. Wala na akong unit team, kayo sumira sa unit team at sa lahat. Yung re-reform mo kay Lenny Robredo, hindi ko maintindihan bakit. I mean, is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Mm. Aba, isang dali lang, nagkita tayo ng 2022, di ba sinusukan nila si BBM? Mm. So ngayon, magkasama na sila. So ang tanong ko doon, Madam First Lady, naalala nyo nung nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny, ha? Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ay, ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression na yun yung rinarali ng SMNI. At ng kay, SMNI. Kay Pastor, doon siya na gano'n. Oo. Mm. So, nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo? Mm. Para sa taong bayan, huwag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin kong pabalibaliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Hmm. Para saan yung pananalitang yan? At bakit teaser? Why would you allow yourself to be used through a shorts? Na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview? Ano ba yung tinanong? Diba? So, sa tingin ko, napaka, kasi this models the issue eh. Hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na eh. Na bad shot yan sa akin. For the First Lady to say that. Alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino. Wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD. Diba? Nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay. Merong mga advokasya. Pero seriously, to get involved in politics? Is this really the role of a First Lady? Mm. So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Huh? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Mm. Ito na yon, this is it. Yan ba ay may blessing ng Presidente? Diba? So napaka nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. Mm. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Ang balita ko eh, hindi pa kaagad mailalabas yon. So bakit linabas? Mm. Bakit? In this day on an age of instant gratification and the sharing sa social media, bakit mo gustong ilabas yan ngayon? Mm. Mamalo, doon sa tanong mo kung may approval ba yan? May sa pagsang-ayon ba si presidente niyan? Hindi ba siyang presidente? Ay, ako'y naniniwala pa rin ang presidente ay si BBM. Ah, okay. Diba? Kasi meron kasi ako nababasa na parang siya na yung presidente. And take note. Well exactly. Oh. When you allow that thing to happen, and I mean, it was released early morning today. Early morning. Parang pinatotohanan. So all of us were shocked. Parang diba? Pinatotohanan lang yan na siya yung presidente. Yes. So, nakakalungkot kasi lahat yung haka-haka, abay, ngayon eh, talagang may pinal na. Ako na nag-render judgment kay BP. Nakakalungkot. Pero baka nakalimutan ni ano ni First Lady na mas malaki po ang nakuhang boto ni VP Sara. And at the same time, yung mga lugar na kulelat sila sa mahabang panahon. Ikaw yata yung nagsabi niya, ma'am, sa matagal na panahon kulelat kayo diyan every time na tumatakbo kayo. Yes, nananalo kayo ng pagka-senador, pero yung mga lugar na yan, si VP Sara namamayagpag diyan, nadamay lang kayo. Mm. Pero itong pangatlo, ma'am, talaga ako na-struck. Will do everything. My husband will do everything to protect you. Parang, di ba, hindi yan nangyari. Kaya nga nagkakaroon na ng ganito eh. Mm. Alam mo, hindi ako magugulat kung ituloy nila ang impeachment with that kind of a warning. Mm. Hindi ako magugulat na they will throw everything. Eh, sabi ko nga, natapon na ang kitchen sink at lahat. Ngayon, ito-throw buong building na kay BP. Anong ginawa ni BP? Pagkakamali.